Sa banal na Quran, ang Allah ay nagsabi tungkol sa mga yugto sa paglaki ng bilig sa sinapupunan ng tao. Katiyakang nilikha namin ang tao mula hinangong putik. Pagkatapos, ginawa naming isang nutfa, pinagsamang patak ng similya mula sa lalaki at babae sa lugar ng panirahanan, mahigpit na nakakabit. Pagkatapos, ginawa namin ang natfa na isang alaka, bagay na nakabitin at namuong dugo. Pagkatapos ay ginawa namin ang alaka na maging mudga, tulad sa isang nanguyang sangkap. Quran, chapter 23, verse 12 to 14. Sa literal na kahulugan sa salitang Arabic, ang alaka ay linta, bagay na nakabitin at namuong dugo. Sa paghahambing ng linta sa bilig sa yugto ng alaka, makikita natin ang pagkakatulad ng dalawa. Gayun din ang bilig sa ganitong yugto ay kumukuha ng pagkain mula sa dugo ng ina na katulad ng isang lintang nabubuhay mula sa dugo ng iba. Ang pangalawang kahulugan ng alaka ay bagay na nakabitin. Ang pangatlong kahulugan ng alaka ay namuong dugo. Makikita natin na ang panlabas na anyo ng bilig at ang kanyang ayos sa yugto ng alaka o pagkalinta o namumuong dugo ay katulad nga ng namumuong dugo. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng maraming dugo sa bilig sa yugtong ito. Gayun din sa yugtong ito, ang dugo sa bilig ay hindi dumadaloy o kumakalat hanggang sa katapusan ng ikatlong linggo. Kaya nga ang bilig sa yugtong ito ay natutulad sa namumuong dugo. Sa makatuwid, ang tatlong kahulugan ng salitang alaka ay wastong-wastong tumutugon sa pagkakalarawan sa bilig sa yugto ng alaka. Ang sumunod na yugtong nabanggit sa taluddod ng Quran ay ang yugtong mudga. Ang kahulugan sa salitang Arabic ng mudga ay tulad ng isang nanguyang sangkap. Kapag ang isang tao ay kumuha ng isang pirasong chewing gum at nginuya ito sa kanyang bunganga at pagkatapos ay inihambing sa bilig sa yugto ng mudga, maipapalagay natin na ito'y tulad sa isang nanguyang sangkap. Ito ay dahil sa marka sa likod ng bilig bilang tanda na may pagkakapareho sa pinagdadaanan ng ngipin sa isang nanguyang sangkap. Papaanong nalalaman ni Muhammad ang lahat ng ito? May 1400 taon na ang nakaraan, samantalang kailan lamang natuklasan ng mga siyentipiko ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga makabagong kagamitan at mabibisang mikroskopyo na hindi pa noon umiiral sa nasabing panahon. Si Lee Wenhook, ang unang siyentipiko na nakapuna sa selula o selula ng tao o spermatozoa gamit ang espesyal na mikroskopyo noong 1677, mahigit kumulang na 1,000 taong pagkaraan ni Muhammad. Sila ay maling nag-akala na ang bilig ay may lamang maliit na nabuong tao na lumalaki kapag nailagay na sa ari ng babae. Si Professor Emeritus Keith L. Moore ay isa sa mga pinakakilalang siyentipiko sa mundo sa larangan ng anatomiya at pag-aaral ng bilig at may akda ng aklat na pinamagatang Ang Lumalaking Tao o Developing Human. Noong 1981, sa panahon ng 7th komperensiya sa medisina, si Professor Moore ay nagsabi, "Isang malaking kagalakan para sa akin na makatulong sa pagbibigay ng kaliwanagan sa mga pangungusap sa Quran hinggil sa paglaki ng tao. Maliwanag para sa akin na ang mga pangungusap na ito ay galing kay Muhammad mula sa Diyos, sapagkat halos ang lahat ng kaalamang ito ay hindi natuklasan hanggang sa marami pang mga sumunod na siglo. Ito ay nagpapatunay sa akin na si Muhammad ay sugo ng Diyos." Bagamat si Aristotle ay nagtatag ng siyensya sa pag-aaral ng bilig o Science of Embryology mula sa kanyang pag-aaral sa itlog ng manok noong 4th century bago isinugo si Jesucristo, hindi siya nakapagbigay ng detalye tungkol sa mga yugto nito. Sa kaalaman mula sa kasaysayan sa pag-aaral sa bilig o embryology, kaunti lamang ang kaalaman hinggil sa pagyuyugto-yugto at pagbubukod-bukod ng bilig ng tao hanggang sa 20th century. Dahil dito,
Ang paglalarawan sa bilig ng tao sa Quran ay hindi nabatay sa kaalaman ng siyensya sa 7th siglo. Ang makatwiran lamang na pagpapasya ay, ang mga paglalarawan na naihayag kay Muhammad ay nagmula sa Diyos. Wala siyang paraang malaman ang mga detalye nito sapagkat siya ay isang taong di makabasa at di makasulat at walang pagsasanay sa siyensya.